Lord, thou wilt ordain peace for us, for thou also hast wrought all our works in us. O Lord our God, other lords beside thee have had dominion over us, but by thee only will we make mention of thy name. They are dead, they shall not live, they are deceased, they shall not rise. Therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish. Thou hast increased the nation, O Lord, thou hast increased the nation. Thou art glorified, thou hast removed it far unto all the ends of the earth. Lord, in trouble have they visited thee. They poured out a prayer when thy chastening was upon them. Like as a woman with child that draweth near the time of her delivery is in pain and crieth out in her pangs, so have we been in thy sight, O Lord. We have been with child, we have been in pain. We have as it were brought forth wind. We have not brought any deliverance in the earth, neither have the inhabitants of the world fallen. Thy dead man shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust, for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Come, my people, and enter thou into thy chambers, and shut thy doors about me. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast. May sabay. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. Let's pray, Lord. Mga salamat sa inyong masalita. Ang pagpatuloy, Panginoon. Pagpalaan niyo po, Lord, especially yung mga lagi dito, Lord. Gahanap na yung kalooban, Panginoon. Makita namin sa mga passages na ito, Lord, kung paano yung medyo, again, na-touch po yung end times. But yung aming topic ngayon, Panginoon, yung kapayapaan na meron ang isang nagtitiwala sa inyo, Panginoon, ang nawa'y makuha namin, itindihan, at maging ganun kami, Panginoon, magtiwala kami, and therefore, kami hindi mabalisa, hindi kami yung tipong laging takot, at may kinakatakutan, or may ibang bagay, Panginoon, nasa isip namin, wala kang kapayapaan, so nawa, hindi kami maging ganun, Panginoon, maitindihan namin na magtiwala sa inyo, ay ma-settle nyo kami, and therefore, ito po yung aming gawin. Kaya po, Lord, kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Good evening sa lahat. Dito ka na, Stephen. Dito ka na. Okay, so nasa ano na po tayo, no? Isaiah 26. Alos nasa gitna na tayo. Wala pa. 66 to eh. So, wala pa tayong ano, kalahati. Anyway, yung last 4 po natin, reviewin ko lang. Yung last week, he will swallow up death in victory. Yun po yung again, kay Jesus yun na natupad. Okay? And fear, and the yung next is yung fear and the pit and the snare are upon thee. So again, sumpa yun sa mga taong ano? Yung again, may nod na naman yun sa end times. Malalad yun sa end times. Ang mga takot dyan later, yung mga ano ba yan? Kanina pa yan? Hindi ba maka ano yan? Ikaw na nga, ati ano, Marge. Kaya ano mo na lang dyan. Hindi takot yan sa mga ano eh. Ano na kayo sa likod? Likod naman kayo. Yan. So na ba ako? Yan, fear. The pit. Parang walang takot eh. Kaya yan. Kaya pinipreach po natin to. Dapat, again, righteousness ng Diyos to. Sa panahon natin ngayon, kaya ang hirap na tabaw misang preacher. Even yung spirit ng Bible tsaka ng Diyos, minsan na binabaliktad po ng tao yan. So sa halip na may takot tayo sa mali, nawawala yan. So again, kasi practice natin sa mga bata, sa ating buhay din. Okay, kaya yung title ng Fear the Pit and the Snare are upon thee. So sumpaw yun sa mga pinarosahan ng Panginoon doon sa chapter 24. And then sa 23, no rest for the heartless like Tyre. So medyo focus yun sa Tyre, pero again, banggit natin doon. Again, may nod yun sa end times, sa Babylon at sa ano rin, end times kingdom of the beast. Pero, ang ano doon, harlots ang tawag sa kanila. So,
Gaingatan natin yung lalo lahat tayo, mga especially mga bata, may impluwensya ang pala kayo, masyado kayo impressionable, sabi nga nila. Kung ano nakikita nyo, gagayahin nyo. So huwag kayo, ano, dahil matalino kayo, iniisip nyo muna kung ano yung nakita nyo, hindi agad gagayahin nyo. Okay? Kaya yun yung tinakil natin doon, mga harlots, again, sa panahon kasi natin, ganyan na ngayon eh. Parang wala nang bastos ngayon eh. Lahat okay lang. Hindi ganun. Okay? And then yung last, mga pang-apat, sa huli, yung but you have not looked up at the maker of the earth. Ibig sabihin na may pag-asa naman tayo, or even yung mga pinapausahan ng Diyos, yung mga tiwalag, kung ano man yan. Kaso hindi tumingin dun sa gumawa sa kanila. Yun ang malaking problema. E kung babalik ka naman sa Panginoon, isipin mo bakit ka ba nasa sitwasyon na ganyan. May pag-asa, di ba? Sana naalala niyo yun. So ngayon naman, title natin is, simple lang, sa verse 3, sabi dyan, Thou wilt keep him in perfect peace. Title natin yung gabi is In Perfect Peace. Sa Tagalog, nasa perfecto or kompletong kapayapaan. So pwedeng pang Sunday nga ito, no? Pero tinitingnan ko po yung mga na-preach ko na tinapreach natin na may parang halos the same, no? Pero matagal na eh na tema, no? Wala nga pala dito. Pero yung may mga preaching na tayong ganun. So dahil mga bago naman dito, ano yung kapayapaan? Kailangan ba yung kapayapaan? Parang kailan lang pala, di ba? Kasi tayong ganun. Kasi nga, very ano yan eh. Hindi, sa ano pala yun? Sa alahala, no? Match 11. So pero, kailangan natin kapayapaan. Pansinin mo, ibang tao, isang santi mo lang, high blood ka pala, di ba? Ganun yan eh. Walang kapayapaan. So, pag ganun kayo, siguraduhin nyo, alamin nyo anong problema nyo. Meron bang ganun dito? Ako, alam ko sinong ganun sa inyo eh. Pero iba kasi, hindi ko naman nakikita sa bahay. Pero iba ganun, madaling, magalit, walang kapayapaan kasi. Makikita natin ngayong gabi, may mga points actually dito eh. Hindi ko nalang sinulat, isa-isa yung lahat, as usual. Para ano yung kakaiba ng mga tao walang kapayapaan sa may mga kapayapaan. Okay? So, again, so katulad ng marami sa Isaiah ng mga tema, judgment na naman to. Pero may positive sabihin, obviously, sa pag sumusunod sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, ayun yung may kapayapaan. So, yun ang gagayahin natin. Yung di natin gagayahin, yung mga parusahan na maya. Okay, so tuloy natin to. Sabi dyan, ito yung positive, no? In that day shall this song be sung in the land of Judah. So ito palang chapter na to, kanta to. Okay? So mapansin sa mga kantang chapter, maganda eh. Parang nitingnan ko rin kanina yung Habakkuk 3, kanta rin yun. Deuteronomy 32, kanta rin yun. So syempre maraming kanta sa Psalms. So kaya maganda yung mga mabanggit natin dito. Sabi dyan, we have a strong city. So ano yung strong city? Ibig sabihin malakas, ibig sabihin hindi yan basta-basta nakakonquer. Okay? So lalo sa panahon nila, pero sa atin ganun din. May mga city, nabanggit last time yung Hong Kong, napaka mga kapangyarihan, mayamang city ngayon, nabago yung ano, pamunuan doon, wala na. Hindi ka na makakita. Saan ka mag-shopping? Sa Hong Kong? Hindi, wala nang ganun. Wala na akong gusto mag-shopping doon. Ano ka pa doon, matilgas ka pa. Kasi magulo na doon. At gusto nang umalis ng ibang tao, di yung makalis, yun yung kabuhayan nila. So may mga city na bumabagsak. Madalas, nananakop, pwede natin i-relate ngayong gabi sa sarili natin, sa bahay natin, sa church. Okay, mas maganda, may kapayapaan kapag alam mo, secured ka, di ba? Yung tawag niya security. Ibig sabihin, walang nanakop dito, walang papasabog dyan. Walang bobomba sa atin. So, bakit napunta tayo sa Judah? Kasi nga po, again, nasa Isaiah, kalat-kalat to eh. Pero, may mga tema sa bawat chapter. So, may mga curse na dati, di ba? Pero may pag-asa naman. May mga promise din. So, ito yung isa sa mga promise. Later, may araw daw na yung land of Judah ay aawit nito na mag parang stuck ano na naman sila, positive na naman. So tanong, kailan kaya yan? So kaya nabagin ko mamaya, may ano to sa end times. So obviously sa end times na to, sa millennium, I believe ha,
Kasi hindi na mangyayari ngayon. Yung Israel ngayon, hindi na Judah yun, Israel na yun. Saka again, yung Israel ngayon sa Middle East, iba yan, hindi yan sa Diyos. Okay, tandaan nyo yan ha. Kasi maraming mga maling turo dyan . So I believe, mangyayari ito sa end times, sa millennium, and then sa new heaven and new earth. Okay, mamaya makikita natin isa-isa yan. So ulitin ko ha, so we have a strong city, maganda, positive. Salvation will God appoint for walls and bulwarks. Ang galing ng literature. Sabihin daw, alam niyo wall, syempre, pader, or pwedeng city walls din yan, and bulwarks, ganun din. Ibig sabihin lang, but salvation, ibig sabihin, yun nga yung magliligtas sa kanila para laban sa mga kalaban. Okay, so again, application naman sa atin, mga Kristiyano, personal, or sa church, sa family, pag ang Diyos daw ang nangunguna sa atin, safe tayo. Yun lang yun. Okay? Ano pa? Open ye the gates. So may gates pala. Para saan yun? Alam nyo, city, hindi naman pwede sarado lagi yan. Obviously, sinasarado yan ng gusto pag may naitang mananako. Pero, yung city, nagtitrade din yan . So, alam nyo ba na yung mga city na, di ba, restricted, kaya ibang maunlad na lugar or bansa, hindi basta-basta pwedeng pumasok ka lang doon kasi minamanage nila kung sino mga klase ng tao doon. Alam nyo ba yon? Hindi basta pwede ka mag-migrate sa US. Hindi lang pamasahe ang ano mo doon. Ang dami ng papeles. Anong klase ka ba? Doon ngayon, yung sa border daw, may tumatalon. Madami. Kasi nga, gustong tumaka sa kahirapan daw, ganyan-ganyan. Anyway, lahat po ng maayos na bansa, may ganun. Ganun din sa, kaya nga dati sinasarado yung subdivision dito. Kasi nga, sino-sino dumadaan, hindi naman to highway. Yan. So, naintindihan nyo ba? Eh, lalo na, kung pinag-usapan natin, ito ng yung Holy City later. Ako makikita niya yan, may kinalaman sa end times. Sabi dyan, so paano papasok ngayon yung mga righteous? Eh, dapat buksan nyo. So, sabihin, may doon sinasaraduan. Yun ang logic doon. Kung merong binubuksan, may sinasaraduan. Kaya nga may gate . Okay? Sino daw itong righteous nation which keepeth the truth may enter in? So, again, ang kaligtasan, hindi pwedeng hindi mo kilala si Jesus, hindi mo kinilala si Jesus, dalangit ka. Walang ganun. Hindi ka pwede, magsasaraduan ka doon, impyerno ka. Nakita niya application? So, ganyan yan. Kaya, bukod sa nation, individuals, open sa atin ang later ang Jerusalem, Holy City, Heavenly Jerusalem, kung tayo righteous at kanyang walang righteous, pero pinaging righteous tayo kay Jesus. So, magandang application yun. So, ano pa? Kaya ito naman, yung pinatitle natin, thou. So, hindi sinabi nito, pero obvious to yun, kasi papalit-palit yung tema dito. Kung isang kinakausap niya yung sarili niya, kinakausap niya yung tao, minsan ang Diyos ang kinakausap niya. So, sa palagi niyo, sino yung thou will keep them in perfect peace? Who trusted in thee? Tapos sasabihin sa 4, trust in the Lord. Obviously, ang Panginoon yun. Nakakasunod? So, ulitin ko ha. Sino sa inyo parang walang kapayapaan? Tingnan niyo ang katabi niyo, tanongin mo, may kapayapaan ka ba? Tanongin mo. Yan, yung mga walang kapayapaan, talaging ano yan . Aligaga. Parang huwag mong santiin niya, baka awayin ka niya. Ang pangit ng gano'n, walang kapayapaan. Kasi itong klase ng tao daw na to na dapat gano'n tayo, hindi lang peace ha, perfect peace. Talagang mapayapa. Hindi yung tipong may problema lang, ayaw na umaten, mga ganun ba? Tapos makakausap mo, tataas agad ng boses. Ba't yung tataas ng boses? Usap lang tayo . Diba? Or nakakatingin ng ano, ganyan agad. Ay, makikita ko sa Facebook, ganun . Nagkaano lang, santukan . Ano, mga ewan, diba? Wala kang payapaan . Minsan pinagalitan ng asawa siguro sa bahay, papasok ng tabaw. Kasi galit na galit ngayon. Dadamay pa yung mga . Pero kanina naasal din ako sa dinaanan namin. Biglang tatlo patay. May patay dito, may patay dito, may patay. Magkakasunod. Traffic tuloy. Itong mga to. Pero ang ganun lang ako. Wait lang tayo. Men! Ito yung baka nagmura. Napigilan ko. Nakakasal, pero wala magawa .
Kaya naisip ko na yun eh, kanina nakita ko nang papunta ako dun eh. Kaso sabi ko, baka konti na yung sakyan. Eh, yung mga nakaharang dun, pag ganun-ganun pa, hindi man lang mag... Nakakasa, pero again, kung may kapayapaan ka sa puso mo, di ba? Hindi ko yung gagawa ng ano, out of ano lang, dahil asal ka. Hindi nyo? So kayo, lalo kayo, mga kahit saan pa, minsan may sa school nyo, may mga asal sa inyo, may mga ganun tao, ganun. Iba naman ang aasal kasi ganun din, walang kapayapaan, gusto niya mang asal. Kumukulo yung ano niya. Dati siyang inasal, dati siyang binuli, gusto niya mang gumante. So anong gagawin nyo? Kahit babae, lalaki, ha? May mga ganyan. So dapat, nagkapayapaan ka lang, magtanong ka lang. Protekta mo na sarili mo na hindi ka masaktan. Pero, hindi ka yung kailangang, respectan nga natin yun talaga. Paduguin natin yung mukha nun. No? Hindi kailangan yan. Kahit hindi yan tayo, masagi pa natin yung mga yan. No? So, ulitin ko, sabi yan, thou will keep him. By the way, ang Diyos daw ang magkikip. Nakita niyo yun? Kaya dapat, bakit daw? Sino daw yung klase ng tao na yon na may perfect peace, whose mind is stayed on thee? Ang iniisip mo sa Tagalog, ang lagi daw nananatili yung utak mo sa Diyos. Yun lang ang paraan eh, kasi hindi pwedeng... Pasto pa naman, yung nagkwento ng pastor, may baril daw siya. Ayabang, yun sinabi ko sa inyong adultery din eh. So, hinabol ba naman niya tapos... Sabay kwento, buti nakapagpigil pa ako. Ilagay na yun, nakapagpigil ka pa. Ako talaga ito. Kaya minsan nakaka-tason din yung mga pastor. But anyway, asa na ba ako? Yun, so, kung lagi mo iniisip ang Diyos, matulad nun, pastor ka, kahit di ka pastor, Kristiyano ka, maglulus temper ka ba, alam na Kristiyano ka, di ba? Iniisip mo yun. Iniisip mo yung di ka makapahiya ang Panginoon sa'yo. Amen? Iba naman yung takot talaga. Minsan kailangan din natin maging matapang. Amen? Pero ikaw yung dumidepensa ka lang. Okay? So yun ha. Ang sikreto, hindi na sikreto kasi alam na natin. Gusto magkaroon ng perfect peace, yung utak mo lagi sa Panginoon na kaya, no? Nakastay. Eh, pastor, yung bakla na, no? Sagasahan ko na yung baklang yun. Stay ka rin sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos, mapalasahan niya yun eh. Hindi mo kailangan maging ng ulo masyado. Di ba? Hanggang doon lang tayo, sabihin natin, warning nga natin yung iba, pero hindi aabot doon sa ikaw yung gagawa ng action na hindi naman dapat sa'yo. Okay? So, isipin mo lagi yung Panginoon, tsaka yung kanyang law, yung kanyang ways. So, magiging payapa ka. Ano ba yung nakapainit na ulo? Inasal ka. Ang pangit mo naman. Eh, alam mo, ang Diyos, ang iniisip mo, ang Diyos ang gumawa sa akin, paano ako naging pangit? Baka nangasal lang itong tao ito, di ba? Ano pa? Ano yung nakakasal? Binasted ka? Eh, ano? Wala, nakakasal yun ba? Oh, sanay na tayo, no? Sanay na tayo dyan. Yan din iniisip ko eh, kasi nga, kahit pa, mag-aayos tayo dito, may utang pa, yung video, text pa sa akin ng text. Oh, bayaran mo yung utang mo. Ito, parang nire-re, ano ba ako ba? Yung, anong tawag doon? Restructure. Eh, nung sinubukan ko naman, isang, hindi naman gumagana. Huwag na nga. But anyway, yun ang sasabi ko. Ano yung nakakasal? Inaasal ka, wala kang pera, problema ka, may inaasahan ka, hindi nangyari, may maingay, may hindi naikinig, nakakasal yun! Alam nyo ba yun? But may perfect peace ako dito. So iniisip ko, kayo naman ang bahala naman ng Diyos sa inyo eh. Hindi ka nakikinig eh. Amen? Amen. O, anong gagawin ko? Wala ka nang pilitin ko. Magalit ako. Hindi naman kailangan. Ano pa yung nakakasal? Madaming bagay. Amen? So, pero may kapayapaan kapag titiwala ka sa Diyos. Actually, ang dami pa niya, politiko, yan, politika, nabalitaan ka na naman, hindi ka na nag-anong balita, kasi nabalitaan mo talaga. Yung presidente pa na natin, addict daw. Nagsabi naman dun, politiko din. Pare-pareho yung mga yan eh, huwag ka na maasar. Gawin mo yung dapat mong gawin, kailin na lang talagang pinag-ano ko ito eh. Ano ba yung solusyon sa problema ng Pilipinas? Huwag ka na naman. Nasaan ba ako doon?
Basta yung mga nainig ko sa ano, yun. Kaya wala tayong, kaya mahirap Pilipinas dahil di tayo marunong pumili ng, may mapipili ba? Yun ang tanong. Kaya siguro, pero kaya nga tayo soul winning, turo yung salita ng Diyos. Yun, mamaya, maradana natin wala yun. Meron tayong pag-asa sa Panginoon. At pag yung mga tao na yan, mas maraming Kristiyano, mas malaking pag-asa dyan. Okay, mamaya, madadaan natin yun. Pero sabi dito, ay kapayapaan nga daw yung nagtitiwala sa Panginoon. Sabi dyan, kaya ngayon, trust in the Lord forever. So, hindi lang basta may limitasyon. Ngayon, pasto, nagtiwala ako sa Diyos ng dalawang taon eh. Ngayon, hindi na. Forever dapat kasi hanggang kaligtasan yan eh. For in the Lord, Jehovah is everlasting strength. Actually, dito yung pinag-aralan ko. Baka matisod lang kayo. Bilisan ko nila, nabanggit ko na itong Jehovah. Ano pangalan ng Diyos? Jehovah, ayan, nakalagay oh. Ano mo nalaman? Ngayon, may mga Yahuwah, 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 Yahuwah. Kaya litong-lito yung mga tao. Ito lang gusto kong statement. Kaya nag-i-research ko na naman yung letter J na yan. So again, malinaw naman sa Greek na lang muna tayo. Kasi yung Jehovah, Yahweh. Ba't hindi Yahweh, hindi Yahweh? Hindi nila alam yun. Kasi yung namatay nga po yung Hebrew language over 2,000 years na simula nung in-eject yung mga Hudyo. So wala na nagsalita kasi nahihiya na sila sa sarili nila eh. Tsaka nagkaroon na sila sa sarili ng language, in-adopt nila ibang language. So namatay po yan, na-retain lang yan again sa Bible. Ikaw sa Bible, ang Hebrew, walang vowel. O paano yung malalaman na Yahweh o Yehweh? Hindi mo alam. Lalo Yehovah, Yahuwah, Yaawah, hindi mo alam. So, natin problema. Eh, pastor, sa King James, Jehovah, okay na yun. Inasagot ko doon. Yan yung mga dinirive at na-derive ng mga linguist na ng time na yan ay ano. So, okay na yun kasi hindi tayo the Lord. Okay na yun the Lord. Pero syempre dito kasi ay yung name ng ano, gustong invoke. So, Jehovah yung isa sa mga pangalan ng Diyos. Pwede, maraming pangalan ng Diyos eh. Elohim, El Shaddai, di ba? El Elyon, El... Ano ba yan? Jehovah Nisi, Jehovah Rapa, Jehovah Jireh. Jireh yan, di Jireh. Di lang yan. So anyway, mag-alala natin minsan yan, no? Sunday school siguro. So yun na yun, basta kaya binanggit yung Jehovah, talagang yun yung pangalan nga ng Panginoon, okay? Pero Lord na rin yun eh. So, magtiwala tayo sa Kanya mismo. Dahil sa Kanya ang kalakasan. Tama naman kanina, strong city, kalakasan. So, even sa mental, physical, spiritual, nasa Kanya yun. So, magtiwala ka sa Kanya, wala kang problema. Like, example dyan, kunwari, si Julia, mas maliit pa, si Ryzen. Imagine nyo kaya, siya na, yung problema nyo kakainin niya. Nakakita naman yung ganun bata. Saka kain ng ano, saka hindi, tiwala lang sa magulang niya na mamaya meron na naman dyan pagkain, di ba? Pag nagutom siya, iiyak lang, pagkain na. Kaya masaya yung mga bata minsan, di ba? Walang, basta tiwala lang sa magulang, solved na. So tayo naman, mga adult, ito kahit yung mga gantong bata, minsan mga ano na kayo, di ba? Pag iniisip niyo yung future, ay, sila nag-aaral sa ganun, ako dito, ay, hindi ako top 1, top 2 lang ako, ano nangyari? And sa mga gasin, mga pangasama ko, sino, saan ako titin? Nakaka-stress yan. Nung tiwala ka lang sa Panginoon, gawin mo yung mga gawa mo. So may kapayapaan ka. Okay, tuloy lang natin to. Sabi dyan, 4, He bring it down them that dwell on high, the lofty city. Naalala niyo to, mga past na natatakin natin. Bakit daw siya malakas? Kasi nakita natin, grabe, yung malakas na city, pinabagsak. He laid it low. Pinulit pa. Kasi talagang binagsak eh. Yung ibang mga chapter, di ba, raise it. Sabi doon, ibig sabihin talagang inubos. Yung dati, nagtatayo-tayo ka pa ng building dyan. Ha? Nasaan yung building dyan? Ayun, inubos na. Sinira na. Nasaan yung galing nyo ngayon? Yaman nyo. Wala. Pag ang Diyos ang nagsagawa. Ngayon, kaya dyan, even to the ground. Gano'ng kababa? Ubos to the ground. He bring it even to the dust. Hindi lang ground, dust. Talagang may flooring na maganda yan. Wala, pati flooring, inubos. Ganyan po yung ginagawa yun. Yan na ako, sinira. Sa 6 pa lang tayo.
The foot shall tread it down, even the feet of the poor and the steps of the needy. So ano yung it? Yung city nga, no? So ibig sabihin, tutong-tungan lang, yun lang ibig sabihin nun. Ibig sabihin na imagine nyo na lang anong kasiraan yung mangyayari. At nangyari na talaga dun sa mga dati mga lofty city. Ibig sabihin, mayayaman, mataas. Okay? E bakit the feet of the poor? Ibig sabihin, diba, sa, kanina, may mga magandang city dito. Yung magandang city na napuntahan nyo. BGC ngayon, ang ganda eh, no? Grabe, kahit sa Makati dati, namamangha na ako eh. Napunta pa akong Tigas. Mas maganda rin. Eh, lalo yung BGC. Ultimo ano dun, lakaran eh. Kala mo, naka-tiles. Hindi basta-basta makapasok ang iba dun kasi wala namang gagawin dun, di ba? Tambay tayo dun, wala kang pera. But anyway, pag sinira yun, kung sino-sino na lang ito magtatakbuhan, yung sabihin na talagang sirang-sira siya. Yung nagsabihin na, the way of the just is uprightness, so medyo nagbago na naman tayo ng tema, ano may kinalaman doon, kasi nga, sinabi lang, malakas ang Diyos, inubos niya yung mga yan, pero yung positive doon naman, and the way of the just is uprightness. So yung mga matuwid, maayos ang lakad. Thou most upright, thus way the path of the just. So medyo binalik niya, paano ba nasabi ng tao, wala namang ano, wala, sabi ko ba sa Romans, walang just eh, walang righteous eh. Again, ano yung sakdo lang kasi pinag-usapan doon, kaligtasan ng kaluluwa eh. Pero dito, sabi din kay Job, diba, he is perfect and upright. So meron naman. Kaya ang tanong ngayon, tayo sa ating mga, baka nagtatanong kayo, eh, paano masabing ano, ito upright o ito hindi. Kasi ganyan minsan yung mga, yung mga bakla na naman. Para lang ma-neutralize tayo, para kasi nangririndi yan pag pinag-uusapan, Bible at katuwiran. Gagawin nila, li-level nila yung sabihin, ah, wala namang righteous eh. Pero hindi sa context ng Romans 3, ha. Ang sinasabi dito, ang sinasabi nila, wala. Hindi, sinasabi dito, meron. Eh, paano alaman? Tinitimbang yan, yung sabi dyan. Thou most upright, ang Diyos ng pinaka-upright, di ba siya yung magsasabi kung ano yung tama? Katulad ng meron tayong gathering dito, kung saan, na, grupo ng tao, na, sa pamilya, sino magsasabi yung tama at mali dyan? Dapat si tatay, di ba? And then nanay. So kahit sa anong grupo, yung pinaka-pinaka, yun yung kung upright ka, ikaw yung may karapatan ngayon magsabi na ito yung tama, ito yung tama, mali. Eh sa buong katawan, sino magsasabi nun? Ang Diyos. Kaya siya yung nagsasabi niya. Kaya again, ha, pag nasagi sa utak niyo kasi matatanong yan sa labas, eh, paano masabi nga? No? Eh, sabi nito, okay lang to. Ito sabi, hindi. Sino ang tama? So, ang pinakasagot ultimately nun, ano masabi ng Diyos? Okay, ganun kasimple sa atin yun. Sila, nagpapaanuan lang yung mga yan eh. Minsan, nagsalita, nag-philosophize kasi gusto nila ma-justify nga yung sarili nila. Ganyan lang yan. Ang hirap makipag-usap ng ganyan, walang katapusan yan eh. Para masabi, ibang religion, ganyan, ganyan. Walang mabuti, walang masama. So, kaya nakikita natin dito, mabilis lang ha. Ang Diyos ang nagsasabi niyan. And then, tinitimbang niya. Ganda nung timbang eh. Kasi kahit po yung mga sinasabi ko ngayon, meron tayo dito ang preaching dati na ano, sound speech, sound doctrine. Okay? Nandito na kayo noon. So, paano mga sabing sound yan? Tinitimbang yan? Siyempre, hindi sa timbangan ng ano, physical. Kasi, ay, nag-uusap sila, doktrina. Paano mo nasabing ganyan? Titimbangin ko yung sinabi mo. Kung tama o gano'ng katama yung sinabi mo. Ito, may konta sa'yo. Titimbangin ko rin. Yung isabihin lang nito tinitimbang. Makuha nyo ba yan? Ayan yan, ayan yung mga terms dyan eh. Tinitimbang, nasa Bible yan. So, pati yung path of the just, yung ginagawa niya. Okay, kaya tayo, madalas naman natin namagin, tsaka nakumpa natin yung mga churches, nakumpa natin yung mga tao. Kasi ganun din ang ginagawa ng Diyos. So, ultimately, ang Diyos ang makusunod doon. Okay, sana nakuha nyo yun. Anyway, yeah. In the way of thy judgment, O Lord, have we waited for thee. Parang last week na naman, di ba? Yung naalala niyo, wait. We're waiting for the salvation of the Lord, my Savior. Ganun pa rin dito. Na, sinabing hinihintay, maraming paraan at maraming bagay hinihintay natin ng Diyos eh. So, pwede rin yung judgment. Katulad nga niyan. Kunwari, inaapi ka. Okay? Hinihintay mo, hindi ikaw yung gaganti agad. Hintay mo lang na mahusgahan tayo ng Diyos pare-pareho. Kung sino yung ilalagay, tataas, bababa. So, ultimately nga, sa langit yan, saka sa
Millennium. Okay. So the desire of our soul is to thy name and to the remembrance of thee. So, hindihan nyo ba yun? Ang sabihin, gusto raw namin ay ang iyong pangalan tsaka remembrance, naalala yung Panginoon. Ano sabihin nun? Ganito po yan. Kahit sa po, kahit sa klase, sino yung kilala, sabi ng isa kong teacher? Sa klase kasi, nag-reunion kami, ang tagal na. Paano yung malalaman na every year, iba yung estudyante mo, di ba? Sabi niya, isa lang, dalawa lang klase ng estudyante na alala ko eh. Kasi iba, hindi ka makilala. Ako nga, hindi kilala eh. Hindi na ako nagtataka kasi tahimik lang ako eh. Sino ka nga ba? Anyway, yung, hindi na niyo makakalimutan yung matalino, tsaka makulit. Makulit, matalino. Yung nasa gitna nun, wala, hindi naalala. Ngayon, ang tanong, sino yung naalala ng Diyos? Yung loko-loko din, pero pausahan niya yun eh. Pero yung, ano yung sino yung naalala niya? Kasi di ba, yung tema natin sa anniversary, rewards yan eh. Kahit po sa work, ganun niya, sino yung promote ko dito, nakita ko ba to na maayos o hindi. Hindi ko naririnig na ginagawa nito, hindi ko alam. Pero yung marunong, lagi mo na nakikinig, di ba? Iba naman yung pabida, meron din ganun eh. Pero meron din, talagang dahil magaling eh, si ganyan gumawa niya. Sige, maalala mo yun. Amen? Ako, konti lang kasi tayo. Pero kung naman, marami na tayo, still. May mga, sinong gumawa nito? Sinong gumawa? Si ba yun? Maalala ka niya. Kaya yun daw ang gusto natin. Amen? Gusto ko maalala ako ng Diyos. Parang ganun. With my soul have I desired thee in the night. Ito naman, gusto naman ng kaluluwa o yung tao na ang Diyos naman. With my spirit within me will I seek thee early. For when thy judgment are in the earth, ito sabi ko kanina, pag ang judgment daw ng Diyos ay nasa earth, ano daw mangyayari? The inhabitants of the world will learn righteousness. So kaya mga loko-loko dito, may mga ganakaw dito, may mga pagkunwari dito, hindi nila kilala ang Diyos eh, malamang sa hindi, ganun. So ngayon, salamat sa Panginoon talaga, malakas mga Panginoon yung makatotohanan yung salita niya eh. So nagagaya-gaya ng, ano yan, ng tao din, okay din yun. Kaya sabi sa inyo, mas okay na akong nasa Pilipinas kaysa nasa Middle East or Saudi or something. Ang hirap nung Muhammad ang sinusunod nila doon. Dito, Jesus, kahit pa paano. Diba? Kasi kahit pa paano, sa Pilipinas, Kristiyano daw. Eh, sabi ko, hindi lahat nakakilala ng lubos at hindi ibang diligtas. Pero still, yung salita ng Diyos, pag na-preach yan, nababanggit, maraming followers, kahit pa paano, kinikilala nila daw si Jesus. Mas okay yun. Ilalaw na kung totoo. Eh, paano kung talagang ligtas mga taga San Mateo, kunwari, Montalban, Marikina, maayos yan. Hindi ka tulad nung ginagawa doon, sumaharang sa... Walang pakialam eh. Harangan kaya to. Tapos meron pa doon talagang humarang. Iba, sumisingit na nga. Traffic na nga, sisingitan pa. Hindi lalong di makatawid yung ano. Lalong na traffic yung iba. Walang pakialam. Bakit? Wala yung... Hindi na lang yung judgment ng Diyos. Eh, pag nakalagpas ko naman dito, hindi na ako makikilala yung mga yan eh. Alam naman kung isumbong pa ako niya, nakamoto po na puti. Sino yun? Alam nila yun na wala lang magusumbong sa kanila. So, wala judgment ng Diyos. Pero, magdisiplinado yan, di ba? Alam mo na ang Diyos ang later, mag-judge sa'yo. Sabi nga, karma. Hindi natin ginagamit yung word na karma, pero parang ganun din yun. May judgment ang Diyos sa kanila. Loko-loko ka, madadala mo yun sa iba, makikita yung karakter mo, hindi okay. Yan. So anyway, yung gusto ko sabihin dito, pag ang judgment daw ng Diyos nasa earth, matututo ng katuwiran yung mga tao. Kaya again, ha, pasok yung ating ginagawa dyan. Sana mga soul winner tayo. And then, i-practice natin. And then, dali natin sa church yung iba. Makamalaan sa buhay. Mas maganda yan. Amen? Hanggat maaarihin nga, sa panahon ko ngayon, malawak na inaano, ano ba yung iniisip ko pa kung ito, nagawa na yung kalooban ng Diyos dito, pero parang kulang pa eh. Kaya nag-iisip ako ano ba yung pwedeng magawa pa sa labas. Anyway, tuloy lang natin. Let favor be showed to the wicked. Ito na. Pag ito lang yung binasa mo, hindi ko matakpan pala. Pag ito lang, parang mali eh. Let favor be showed to the wicked. Yung wicked daw, bigyan mo ng pabor. Ibig sabihin, ito tamad. Uy, bigyan mo ng pera yan, tamad eh. Pero actually, minsan ginagawa talaga yun para, alam mo, matauhan, pwede bang gano'n? Matauhan, mahiyaan naman, or something, di ba? Kaya sabi dito, yet will he not learn righteousness. So talagang mali pala yun.
Yan dapat nire-rewardan, yung masipag, yung maayos. Yung wicked, wag. Eh sabi diyan, kahit bigyan mo pa yan, hindi rin maututo yan. So ba tayo napunta sa ganitong tema? Kasi nga, yung sa peace pa rin yan eh. Kaya later, nahati po dito yung mga grupo ng tao. Tinutukoy kanina, pagpapalain, ito yung ihusgahan. Pagpapalain, ihusgahan. Kapatasahan, pagpapalain. I-align natin sa sarili natin dito. So kaya sabi, in the land of uprightness, he will deal unjustly. Kahit pa, kahit nga yung perfect station kasi dito, sorry, para maintindihan nyo lang. Kasi po yung mga Muslim nga, alam nyo nangyayari sa Muslim, di ba? Kahit ngayon lang, yung nagkaroon ng gera sa Middle East, ang nangyayari dyan, kaya ang daming umaalis doon, sa Afghanistan, tsaka dyan sa Israel. Ano mangyayari sa mga tao doon? Ang ginawa ng iba doon, nagpupuntahan sa ibang bansa mo, lad. Kaya, tama kahit mga Pilipino. Ang problema, pag hindi ka naman righteous, anong gagawin mo? Kung ngayon lang, righteous yung Amerika, to some degree, totoo naman yun. To some degree. Anong gagawin mo doon kung hindi ka righteous? Kaya laki ng problema sa Europe, mga Muslim pa yung ano, hindi nananakawan sila ngayon. Eh, walang alam yung mga yun kung di ganun eh. Kala nila, mayaman kayo, mahirap kami, kunin ko yan. Apply natin dito yan, ha? Huwag kang pag may nakita kang meron siya, ako, wala. Dapat meron din ako niyan. Hangga sana all ka lang, pero joke lang yun. Kasi hindi mo talaga mag-design mo cellphone niya. Dapat ganun din. Covetousness yan. Mamaya, mababanggit yung envy dito. Okay? Ingatan niya, bata pa kayo, huwag niyo nang adopt yan. Pag nakilala kayo sa labas na masyado maporma, tapos ganyan, gusto laging kunin sa iba, huwag mong kaibiganin nyo, mahahawa ka dun. Tuloy ko lang, kaya sabi dyan, dapat pag pumunta ka dun, magpaka-upright ka muna sa ibang lugar. Pag wicked ka, ganun din ang gagawin mo dun. Okay? And will not behold the majesty of the Lord. Sabihin, so again, may nod to sa kaligtasan eh. Maliligtas ka ba kung di ka righteous? Hindi. Okay, so sino yung makakakilala sa Diyos? Yung just and righteous. Tuloy ko lang ha. Lord, when thy hand is lifted up, they will not see. Sino to yung they? Ito pa rin yung kaninang wicked. Kahit daw ang Diyos, ang Panginoon, ay tinataas na. Ibig sabihin tayo, kung na, nagpupuri tayo sa Diyos. Yung iba dito, hindi nakikinig kasi hindi ma-appreciate. Baka hindi pala ligtas. Sabi to, they will not see. Nagpupuri na ibang tao, ikaw wala ka lang. Ano sinasabi nila? Baka hindi ka ligtas. Or, karnal na karnal, kawa ayaw mo dun. Kasi pala yung ginagawa ko dito, kayo nga, subukan nyo sa Pentecostal, yun talaga, utuin kayo, literal. Ako, ang pinangano ko sa inyo, katotohanan, hindi ko naman kayo inuulit-ulit yung, oh, praise the Lord, ha? Ano, mga verses sa mga Pentecostal, eh. So, minsan may, tama rin kasi, kahit para si Jesus, pero tayo, hindi tayo ganun. Yan, gusto ko sabihin, yan, kaya daw itong mga wicked na to, tinataas ng Panginoon ang kanyang kamay. Ibig sabihin lang nun, figurative, nakikita nila, malakas ang Diyos, pero hindi pa rin nila makita. But they shall see. Eh, kala ko ba hindi na see? Mali yung Bible, no? They will not see, but they shall see. Ano ba talaga? May condition yun. Okay. Una, hindi nila makita, pero later, makikita nila. Ito yung problema. And be ashamed. Pag nakita na nila yung panahon, na dapat kasi matagal na nila dahil sila nung nagpuri sa Diyos, inayawan nila, hindi nila makita. Later, makikita nila yung kaso, in a way, huli na. Di ba? Ito yung matang sinasabi kaya mga bata, dahil maging matalino na kayo, magtapat na kayo sa Diyos ngayon. Kunwari lang, si Ezin, hindi nagtapat, si Christian, nagtapat. Anong kailangan? Ba't mo tatapat? Ba't kailangan? Every service, nandiyan ako? Hindi naman siguro. Siguro, kalahati lang. Ay, minsan, nandiyan, minsan, hindi. Eh, si Christian, mahala siya dyan. Hindi niya nakikita, pinagpapala na yun. Amen? Ay, wala ka naman blessing eh. Di mo lang nakikita. Nakita niyo ba yun? Kaso, darating daw yung panahon, makikita mo yun. Kunwari, sikwenta na rin siya. Ano nangyari? Itong hindi masyadong matapat, may mga bagay kang di naintindihan, hindi nakuha, hindi na-develop, hindi na-accomplish. Eh, makikita mo sa kanya ngayon yun. Eh, kaya naman nagtiwala si Pastor John, kaya pinagkatiwala ng Panginoon niya, kasi nagtapat siya. Ayun, nakita mo, kaso huli na. Kasi ito, mahihiya sila. And be at the people. Doon, maiingit na siya ngayon. Di ba ang hirap ng ganun? Kaya magtapat na kayo ngayon. Kasi ang Diyos ay tapat. Ang tapat ang Diyos ay just. Hindi pwedeng matapat, walang reward. Imposible yun. Contradicting yun.
Tandaan nyo yan. Amen? Kaya never kayo matitisod. Ako, ano lang ako, Sunday lang ako ng umaga. Siya, bahala kayo magatin. Diba? May mga ganun ka sa idea. Ito, ano naman to, hindi naman magaling to. Ako, magaling ako. Kala, okay, magaling siya doon. Magaling ka sa ibang bagay. Kunwari lang, meron ditong top notch sa ano. Kunwari, ito, kunwari na lang, si Ezzy na lang, yung top one, magaling sa klase. So, na-picture niya yung sarili niya. Mayaman ako. Ito, si Christian, ako, wala, mahina to eh. Siguro magkakatotoo yun, pero may mga bagay nga na hindi ka nakikita. Amen. May mga pagpapala na never mo, kaya at yung mga churches natin to, minamali ito ng marami, Catholic. Hindi natitreten yan eh. In a way, ha. Pero hindi nila alam, tayo na yung nag-iipon sa langit sila. Amen. Kaligtasan pa lang, di pa sigurado. Amen. Nakakuha nyo? Amen. So yun sanang iwasan natin. Hindi nila makita, pero makikita nila. They shall see the future. At mahihiya sila for their envy at the people. Yea, the fire of thine enemies shall devour them. Actually, ano to sa Bible, paulit-ulit to yung may inggit. At yung, nakalimutan ko lang kung saan, pero sa Proverbs ata, maraming lugar eh. Na pag nakita mo yan, kahit sa Romans pala, no? Yung mga Hudyo, di ba, may inggit daw sa atin sa Romans 11. Kasi nga, tayo na yung pinagpapala, yung mga Gentile dati. Kami, mga Gentile kayo, mga unrighteous, kami, ganyan. Ano ngayon sila? Sila yung nahuli ngayon. Isa yun sa mga matinding parusa minsan ng Diyos. Tandaan nyo yan, no? Amen? Huwag niyong gugustuhin yan. Hindi, ginto lang ako. Hindi ako maingit, kahit yumaman sila, kunwari lang, mababaw na illustration, ganun din naman, yaman lang, masipag siya, ikaw, hindi, pareho lang tayo, bandang huli. Sige lang ha, sige. Nagsisipag yung isa, dalawang dekada, ikaw, petex-petex lang. Nung ando na, hindi ako maiinggit eh. Hindi maiinggit. Maiinggit ka rin. Amen? Hindi nga dapat. Pero, sa case natin ngayon, sa maaga pa, may pagkakataon kang ma-achieve naman yun. Amen? Hindi yung masyadong mayaman. Alam yun yung ano, iniiwasan natin. Pero yung may mga pag pwede yung pagkaloob sa mga Kristiyanong katulad mo. Oh. Anyway, nabanggit ko lang yan. Tandaan niya, pag nagbabasa kayo ng Bible, madalas yung tema na yan. Isa sa mga parusa. Yung magtapat ngayon, ha, maiinggit ka later. Okay. Tuloy natin. Nasaan ba ako? Be ashamed for the envy of the people, yea, the fire of thine enemy shall devour them. Ayan. Lord, thou wilt ordain peace for us. So, kanina, di ba? Perfect peace. Ito naman, again, sa mga nagtatapat sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, ang Diyos daw ang magbibigay ng kapayapaan. Di lang bigay, ha? Ordain. Alam siya, ordain. Ha? Talagang sa'yo yan, kapayapaan na yan. Itatalaga ka niyan dyan. Yan. For thou also hast wrought all our works in us. Ito niyo, kasi ang gumawa naman ang Diyos, pero sa atin. Okay? So again, di Calvinist yan ha, sinutulungan tayo ng Diyos, sinuturuan tayo ng Diyos, ikaw yung gumawa. Pero, ibig sabihin nga, alam natin na may kapayapaan tayo kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin. Example ganito, na yumaman ka. Yung iba kaya kahit mayaman na walang kapayapaan, naging mababaw lang ha muna, pera lang muna para maintindihan lang. Yung ibang tao kaya walang kapayapaan kasi ano, pag alam mong either nagnakaw ka, di ba, or hindi kaya ka naman yumaman, pero hindi ka na magtapat sa Diyos. Ibig sabihin, talagang ginugol mo lahat ng oras mo doon. Medyo may guilt yan eh, di ba? Wala kang kapayapaan. Alam mo, kaya naman, nang loko ko ng tao. Di ba? Pag yumaman ka sa ganun ba, wala kang kapayapaan eh. Eh, paano pag ang Diyos mismo, alam mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo noon. Walang makakapagsabi yan, oy, kaya naman ganyan yan eh. Wala kang, alam mo kasi, ang Diyos ang nagbigay sa iyo noon. Naintindihan niyo ba ako? Walang magsasabi sa iyo na kaya iba, ganun takot niya na ano eh, magtatago yan, ayaw nilang malaman na ito yung aking ganyan. Kahit sa mga pasto, ganun yan. Iba yan, takot na ma-criticize. Kasi nga, alam nila may ano eh, may compromise. Okay, so pero ito, pag ang Diyos ang nag-ordain ng peace sa'yo, may kapayapaan kasi siya din naman gumawa nun. Alam mo kung paano kanya pinagpala. So kung hindi nyo pa masyado naintindihan yun, tandaan nyo lang ito yung sinasabi ko. Kasi ako, naintindihan ko din ito after many years. Paulit-ulit ko naririnig, ah, yung pala yun. Sige, tuloy ko lang natin. Anyway, O Lord, our God, our other lords. Napansin niyo yung Lord kanina, and then lords. Kung sinabing Lord lang naman, Panginoon eh.
Pero itong Lord na kapit, all caps, ano po yan? Pangalan ng Diyos yan. At particular, pag sinabing Lord lang, siya inuusunod, di ba? Siya yung boss. So kaya may other lords. Kunwari ako, may boss ako sa work, and then may boss ako ang Panginoon. Diba? So kaya may other lords, di ba? Kunwari, meron naman ako sinali ang ano, susunod ako in a way sa rules doon, nasa, kung sino yung boss doon. Okay? Kaya ito, may kinukumpara ngayon yung Diyos sa ibang lords. O dyan, beside thee have had dominion over us. So sa case kasi nila, may panahon nga, di ba, na minsan ang Diyos na nausunod sa kanila, minsan hindi. Minsan, maka-righteous king, minsan hindi. Okay, may panahon pa nga, sa Egypt sila, yung Panginoon nila doon, yung mga Egyptian. Kaya kinukumpara ngayon yung Diyos sa ibang lords. But thee only will we make mention of thy name. And hindi nyo ba yun? Parang naalala ko sa amin kasi ganun. Mayroon kami mga seminar, nag-usapan namin yung mga galing na boss. Paano mo sabi magaling yung boss mo? Hanggang ngayon, naalala ko po siya, itinuro niyo sa akin. Eh, iba, walang masabi. Kasi hindi maalala eh. Basta may boss ako, basta inuutusan lang ako. Pero, walang, hindi ka umahanga dun sa boss mo. Kasi, either, hindi marunong. Hindi nyo ba? Kaya sabi nito, marami daw naghari sa kanila, nag-lord sa kanila, pero yung Diyos lang babanggitin nila. Kasi nga, nagtitiwala, and then, sabihin, nag-upuri sila sa Diyos. Ito yung magaling na Diyos talaga, ang Diyos. Ano nyo yun? Kaya ito pa ang kinumpara. Bukod siguro sa hindi magaling, ano daw sila? Patayin na sila eh. Yung mga Egyptian, patay yun, diba? Hindi naman lahat, pero ang dami doon, namatay. Bakit naaalala mo pa si Potiphar, kung sino mang ano mo doon? Hindi mo na maaalala yun. Kaya ang inaalala lang nila daw yung Panginoon, ang magaling na Panginoon. They shall not, oh, deceased na nga, they are dead, tingnan nyo to ha. They are dead, they shall not live. Okay? Patay na, hindi sila mabuhay. They are deceased, ganun din yun, patay na. They shall not rise, hindi rin sila mabuhay. So kinokontas ang Diyos kasi, ang Diyos ay hindi patay, siya ay buhay. Siya ay buhay, hindi siya mamatay. So tama naman, kaya sino dapat yung susundin mo ngayon? Lalo sa trabaho, may mga trabaho ganun na sabi ba naman nila, pagdating sa inyo, di ba? Ace, alam mo, Ace, payayamanin kita. Kaya ako naman, sumasama pa ako sa inuman nila dati. Kaya hindi ako mainom. Isyana na ako. Kaya kain, kakain ako. At syempre, magubulahan na yun pag gano'n. Diba? O dahil pinakain kita ngayon, nakita mo, mga pera ako, di ba? Parang ginaganon ka lang, no, para ako sumunod. No? In a way, okay naman. Sumunod naman ako kahit naman hindi mo ako ganyan. Eh. Pero isip ko lang, nang bobola. Okay, at kahit sa amin yun, pag malaking kumpanya, ganyan yun, sumusunod yun. Pag magaling yung boss, oh, resign tayo! Resign lahat yun, susundan yun sa kung saan pupunta yun. May mga ganun. Ang tanong nga, saan sino susundin natin? Nakatulad ng boss ko ngayon, ATS yun eh. Nunod, ay, papayamanin daw ako eh, boss ko yun. Malamang, susunod na ako doon. Sino pa si Bastor? Eh, kaso naisip ko, sandali. Eh, medyo marunong na rin ako na. Sinasakyan ko lang ba? Pero ngayon, talagang din eh. Alari sila dun. Nakikita nyo ba, sinasabi dito? Kung sino pang magaling ngayon yan, mamatay din yan. So, dapat mo sundin ngayon, even yung salita, yung purpose, yung talino, sino dapat mo sinusundan? Yung judgment niya, sino sinusundan mo? Ang Panginoon! Hindi magtatapos yun, lagi siyang tama. Pag narinig mo dati, natutunan mo na yun, totoo pa rin yun hanggang kung kailan. Amen? Ganun din sa church, kunwari. O, namatay na si pastor eh. Pwede na ako mag-ano. Hindi, kay pastor lang ako susunod eh. Yung pastor ko dati. May mga ganun, may limit akong ganun. Ikikriticize yung pastor niya ngayon, eh, galing siya kung saan. Isip-isip ko lang, hindi bumalik ka doon, eh, wala na eh. Yung pala eh, problema ka rin pala doon eh. Kasi ang Panginoon lang dapat sinusunod mo. Kasi kahit ngayon, sinong pastor dyan, kung sa Panginoon ka sumusunod, o, oh, walang problema dapat. Nakuha nyo ba yun? Yung sinasabi dito. Tinataasin ng Panginoon dahil siya lang din dapat niya sundin. Okay? Yeah, so, made all their memory pairs, nakakalimutan na. Totoo po yan. Sinong unang hari ng Egypt? Hindi mo alam. Ako din eh. Nata Panginoon, di ba? So, sinong unang hari ng Israel? Eh, nasa Bible yun, kaya alam natin. Pero ikaw, hindi mo alam. Si Saul, yan. Pero una pa, mga judges. Anyway,
Nakakalimutan niya kahit pa nakasulat sa bato yan. Yung batong pinag yung batong pinagsulatan na sinira na rin eh. Alam niyo ba 'yon? So kaya wala, hindi naman walang kwenta, pero yan na natin, bigyan natin ng credit, di ba? Kasi magaling daw talaga yan. Ngayon, siya nababasa ko yung mga documentary, si sino ba yung sa Mongols, Genghis Khan, di ba? Talagang magaling daw. Ay, loko-loko. Ay, bigyan natin yung ano, sa magaling sa, pero bandang uli, sa Panginoon tayo magtitiwala. Amen? Okay, thou hast increased the nation, O Lord, thou hast increased the nation, thou art glorified, thou hast removed. By the way, pag may inuulit-ulit dito, inaano yun, pina-emphasize. So, ang Diyos daw ang nagpayaman dyan. Kaya ngayon, ang Diyos ang naitataas. Thou hast removed it far unto all the ends of the earth. So, siya nagpa, sabi nga nila, nations rise and fall. Sino sikat dati? Babylon, bagsak. Persia, bagsak. Greek. Ilang hundreds of years na, pinakamatagal, yung Mongol daw, Mongols nga lang daw. Saglit lang eh. Pero ang dami nila nasakop. Pinamatay si ano, wala, ubos. Romans, ganun din. Ang Diyos, Diyos pa rin. Kaya yun ang magandang sundan natin. Lord, in trouble have they visited thee. They pour out a prayer when thy chastening was upon them. So ito medyo applicable to sa mga anak na ng Diyos. No? So, lalo sa Israel, sinasabing visited thee. Nananalangin sila, lalo pag sila ay may problema. Di ba, ganun na ganun yung judges. Yan ang tema dun eh. Magkakasala sila, hindi siyang kitiwala, paparusahan sila, hindi babalik na naman sila. Ganun din sa panahon ng mga kings. So, ganun din tayo. Pag medyo nagloko ka, papaluin ka, magkakasakit ka, mabagsa ka, ano naman yan, balik na naman. Uy, magpapalayan ka na naman. Mas maganda, huwag ka nang pumunta dun. Amen? Amen. Like as a woman, ito, medyo end times to. Makinggan nyo ha. Like as a woman with child, that draweth near in the time of delivery. Parang isang babae daw na butis mag-anganak na. Di ba sinasabi sa Bible din, sa Revelation. So, kinukumpara yung, kasi nga, yung, alam ko yan, hindi ka. Yung babae lang nakakalam nun, hindi. Masakit ba, yung anak? Masakit yan, di ba? Magtiwala lang tayo sa kanila, wala ka sila nasabihin yan eh. Yan talaga kahit sa Bible, pag mga anak yan, kinukumpara yan talaga. Arr! So we have been weaned in thy sight, O Lord. So yung pala, yung sakit na yan ay parang pinagdaanan lang natin sa people din. Ganun lang yan, normal yan. Amen? Parang kayo mga, anong problema ng bagong Kristiyano? Pumunta sa church. Hirap na ba yun? Nasanay ka, hindi na mahirap yun. Eh, may gagawin eh. Huwag nasanay ka, wala na yan. Ang mahirap lang naman yun, may mag-iaya sa'yo. Yung karnal na karnal ka, hindi ka makatanggi. Alam mo, mahirap na nun. Mahirap na yun. Later naman, alam, magbibigay ka, magkatrabaho ka na, magbibigay ka na, giisip ka niyan. Hindi madali yan sa umpisa. Kaya nga ngayon, dapat ina-practice yun na kahit mga allowance. Amen? Ano pa mahirap? May problema. Kahit doktrina minsan, may magkaturo ng mali dyan. Kaya nga dito, lala kayong hirap dapat, eh, magitiwala lang. Pero aralin nyo pa rin. Pero siyempre, inaral ko na bago ay ituro. Pero marami mga bagay na mahirap sa buhay natin. Pero bandang huli, parang sinabing win. Alam nyo ba yung... Sino ba yun? Nabasa ko. Yan. So basta yung ano dito, masakit yung mga anak, pero pag nanganak na yan, okay na yan. Pero ito yung nakakatawa dito, sabi niya. We have been with child para daw kami mga anak. We have been pain, masakit. We have as it were brought forth wind. So wala pala laman, hangin lang. So anyway, ano ito, talinhaga eh. We have not wrought any deliverance in the earth, neither have the inhabitants of the world fallen. So nali ha, isayin natin. Kasi bandang uli, sabi nito, parang wala kami nagawa, parang hindi ka manaligtas sa earth. Deliverance is salvation, parang ganun yan eh. Neither have the inhabitants of the world fallen. So, yung mga nasa mundo naman, hindi pa sila fallen. Parang minsan kasi, iniisip natin pag sanlibutan tayo, parang tagal na mamatay itong mga tagal pa sa so, hindi pa eh, may mga panahon na ganun, na hintay ka lang. Okay, parang ganun.
Actually, ilang verse lang, makikita natin yan. Sabi dito, thy dead men shall live, together with my dead body, they shall arise. Nakita niyo yun? So, kung ano natin, sabi natin, talinhaga lang yung pasto sa mga, ano, pero sakto siya kasi sa end times eh. Yung mga patay daw, mabubuhay. Pati yung aking katawan, na namatay, mabubuhay. Okay lang mo nangyayari yun. Diba? 1 Corinthians 15. Diba? Yun yun, resurrection chapter yun eh. So, in the end times yan. Awake and sing ye that dwell in the dust. Sino nakatira sa lupa? Mga patay na. So, ba't daw kumanta? Kasi nga, masaya yung rapture. Yun na sinasabi dun. For thy dew as the dew of herbs and the earth shall cast out the dead. So yun, hindi ko naintindihan yung part na yun actually. Basta, parang inagumpara lang siguro tayo sa halaman na nabulok na sa lupa. Tapos pero, bubuhay tayo magmuli. So alam nyo na yan, natakil na natin yan. Yung ating katawan, even yung, ano nga doon pa, so, inuod na yun eh. Pero marami pa rin dyan kukunin, pagsasamahin yung kaluluwa mo, tsaka yung katawan mo. Yung buto mong natira, kung ano man yan. Kung paano exactly nangyayari, hindi ko alam. Basta gagawin ng Diyos yung kaya niya yun. Amen? Come my people, enter thou into thy chambers. Ito na. Yung people of God daw, pumasok ka na sa kwarto mo. Saan yun? Saan yung kwarto natin? Kasi paparusahan na yung mga nasa lupa. Kaya sabi niya, and shut thy doors about thee, hide thyself as it were a little moment until the indignation be overpassed. Kasi yung indignation to yung galit ng Diyos. So, agilan natin, sa wrath of God, sa end times, uubusin sila, paparusahan. Papahirapan ng gusto. Sabi ito, lilipas din naman yung kaya kayo, magtago muna kayo, parang gano'n. So, obviously, ang interpretation yan, obviously, sa langit na yun, rapture na yun, hindi yun magtatago tayo dito sa bunkers. Hindi yun, okay? So, obviously, kasi mas malinaw sa revelation yan eh. So, ito parang dinidescribe lang niya na inahanap lang natin yung parallel. The last, for behold, the Lord cometh out of His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. So, again, yun na yun. Paparusahan daw yung mga tao. The earth also shall disclose her blood. Ano yung sabihin ng disclose? Pag sinabing close, cover. Pag disclose, hindi na na-close. Ibig sabihin lang yan, sa Bible, madalas ginagamit yung disclose, ibig sabihin, ino-open. Sabi niya, hindi na daw itatago yung blood. Ano yung sabihin nun? Talagang makikita na natin, di ba? Kasi kaya, kung alam niyo sa Revelation, talagang sinabi pa doon, dinescribe kung gaano karami yung dugo daw na dadanak. Nakalimutan ko yung number, pero basta may parang isang kalsada. Nasabi natin, 5 kilometers, nakalimutan ko yung ano eh. Hindi, tingnan na natin. Tandaan nyo kasi, nakakaano ito eh, nakakamangha pag inintindi mo eh. Yan. And the winepress was trodden down without the city. Yung tinutukoy na winepress dyan, yung galit ng Diyos daw. So, pipiga. Alam nyo, wine. Ano yung winepress? Pinipiga yung prutas, di ba? So, anong lumalabas pag piniga yung prutas? Katas, di ba? Dito, ang tinutukoy dito, dugo. Kasi daming mamamatay. At lumabas daw yung dugo. Yan yung number, no? A space of 1,600 furlong. So, yun yung haba daw. Hindi sinabi kung gaano ka lawak. Pero basta yung haba, sabihin na natin, ganito ka lawak. Sabi yung 1 meter by... Sino magaling mag-mat dito? Kalimutan yung furlong. Basta ano nila yan eh. Yung mga Amerikano, alam nila yan eh. Kasi yung English ay, ano? Sabi natin yung furlong na lang, sabi mo 1 kilometer na lang, 600 furlong. Ay, 1,000 pa pala. 1,600 furlong. Sabihin na lang natin ang furlong. 220 yards. Haba, no? 1,000 pa, 600. So, basta mahaba. Masimula dito, hanggang doon, puro dugo. Gano'n ka lalim? Yung sabi dyan, unto the horse bridle. Gano'n ka tangkad ang horse? Sabi natin ganito. So, puro dugo yun. Kadiri, no? Pero, yun talaga, pinapalusahan. Madami mamatay. At 8 billion na tayo ngayon. So, balik tayo dito. Kaya sabi dyan,
papakita na, hindi na ngayon yung mga alam niyo yung mga pelikula kayo, tinatago yung ano, diba, dugo. Kasi nga, ah, gory naman yan eh. Pero iba, inaalagay talaga eh. Yung sa mga rules nila. Kasi iba naman, ginagawang itim yung dugo, diba? Parang hindi daw nakakatakot. Kasi nga, minsan talaga nakakatakot. Kasi sabi sa Bible, the life is in the blood. So, pag nagdumadanak ang dugo, parang inikilabutan yung iba sa atin, diba? Sabi nila, hindi na itatago yun. Ilalantad na yun. Ibig sabihin, talagang makikita natin. Amen? Ganun din naman. And shall no more cover her slave. So, pag dumating yung panahon na yun, talagang nakakatakot. Walang parusa talaga eh. Parusa ng Diyos sa mga wicked. Okay? So, balik tayo ngayon. Ba't natin pinag-uusapan yung end times ngayon? Ganun din naman. Balik tayo sa ating tema. Pag ikaw, sigurado kang ligtas. Basta nakakatakot naman yan eh. Eh kung hindi ka kasama doon, nanonood ka lang doon, nakikita mo si Vice Pangit andun, si Pope andun, si Sir andun. Eh, ikaw, ligtas ka. So may kapayapaan ka, yun ang gusto ating sabihin. Kaya po, again ha, magpray natin yung mga hindi paligtas. Mag-aaral ka, mag-soul winning. Maligtas din sila. Hindi parang hindi sila yung sila yung andon. So tayo, pag ikaw ligtas ka, may kapayapaan. Title natin, In Perfect Peace. Kasi yung ba ganon? O balisang-balisa kayo? Ay, baka iwanan ako niya. Kasi naman, kaya iwanan ako nun. Sobrang pogi. Kala niya. Pero pinilit ko kasi sarili. Ganun po yan. Pag pinilit niya sarili nyo, dahil yung mabae. Kasi mga tinatarget mo, andun. Artista pa. By the way. Ganun naman, yung mayaman. Sabi nga sa'yo, mga lalaki ka pa, ikaw yung nag-aabot sa babae. Mga ganun. Kasi yung sexy niya. Ngayon lang yun. Huwag kang tanga-tanga dyan. Siguraduhin mo yung Diyos ang ano, sinusunod mo. Para may kapayapaan. Amen? Amen. Andaan yan, ha? So, ikaw, lali kayo. Narinig nyo lagi yan. Kaya nga, misa, pag iniisip ko ba, itong iba, narinig din naman yung ganitong preaching. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung ako may kulang o sila eh. Malamang sila. Amen? Amen. Yung kayo, doon pa lang kayo. Makakatawid din kayo dyan. Tay lang kayo. Amen? Amen. Si Jamie, malapit na. Napakabilis na lang yan. Ilan taong na? Si Mami, ano? Nasa 23. Bagay, maaga kasi kami nun, no? Si nanay din. Man. Ang gusto ko sabihin, may perfect peace ka ba? Tanong yung sarili mo ngayon, may perfect peace ka ba? Pastor, medyo lang. Ayun. E di sir, mo daw magtiwala ka kasi sa Diyos. Eh, hindi ko alam eh. Magtiwala ka sa Diyos. Eh, baka ano kasi mahirap lang ako. Magtiwala ka sa Diyos. Ay, may sakit yung ano, may lahi yata kami. Magtiwala ka lang sa Diyos. Tuloy lang. Naglingkod ka lang. Oh. Eh kung sakaling bigay sa iyo 'yon, eh sasamahan ka din naman Diyos. May lalo mas meron tayo dito, meron kang bargaining sabi nga nila, no. Nagtiwala ka sa Diyos, naglingkod ka sa Diyos, talaga sige, magkasakit ka. What is hindi ka katulad ng mga artista ngayon, ha? Pray, please pray for me, sino man nagganoon pa, naalala ko. Sige, sa kayo na ba 'yon? Madami actually. Please pray for me. Ewan ko sa iyo. Okay, pareho kayo mag-pray-pray dyan. Parang Ecclesiastes, ano kayo dyan? Nakalimutan kayo sa Ecclesiastes, di ba? So, ba yun? Basta tumatama raw sa ano. Hindi nakakarating sa Diyos yung panalangin yung mga yan. Amen? Tumatama sa bubong. So, may perfect peace ka ba? Tanong sa sarili mo. Lagi ka bang bugnutin? Ha? Konting, ano? Konting, ano? Iniiwasan mo rin yung mga salita ng Diyos. So, huwag tayong gano'n. Maganda. Tiwala tayo sa Panginoon. At pag nagtiwala ka, gawin mo yung mga, kahit parang hirap, gawin mo na lang yung kaya mo. Atin lang, mahirap ba yun? Alam mo yung mga ampers. Ano, usubok yung mga ampers, ha? Pray natin. Okay, lola pa nga lang, eh. Mahirap pag nanay, tatay, kaibigan, ikaw mismo. Kaya ngayon pa lang, trust the Lord. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray na
least kayo na po yung magpuno ng aking kakulangan sa mga dinilever to Lord. But I pray, ay parami Panginoon na kayo mismo nagbibigay ng kapayapaan, especially sa salita, ang security na binibigay nyo sa aking mga ligtas. And hindi lang sa, not only that you are saved eternally, but even sa lugar namin yun, sa lupa, Panginoon, kayo may sasamahan nyo, hindi may iwanan, may problema, maaako naman yan. Nakita namin yan matagal na sa buhay ng iba, sa amin. So I pray, nagtiwala kami sa inyo para magkakang payapaan. Nakita namin yung contrast dito, Panginoon. Yung iba nakabalisa kasi nga po ay takot sila. At nakita na namin judgment sa iba. Yung iba baka nakikita na ganun din sasabitin nila, Panginoon. Yung iba may pag-asa pa. Maligtas din. Then, under sila sa inyong care. Sa church, Panginoon. Sa inyong kawan, Panginoon. I pray na kayo pong turo sa inyong lingkod sa amin dito lang paano kain yung mga tao, kung silang kapayapaan, tiwala sa inyo sa inyo. Ilang po Lord again, we pray. Ang dami pinapanalangin namin sa anniversary, Panginoon, kayo magbigay ng katagumpayan. Pastor Lito, nabigay ng kalakasan, Panginoon. Desire din, makapunta. At magkapala dito. Kami naman sa kanya din. Makapansin ng si Pastor June Man. Hindi po lola ni Tricia, Panginoon. I pray na masakit po yun, Panginoon. I pray na bigyan siya kapayapaan, masyaran din po siya din, Lord. Paano yan? Kaya po nga, bigyan ng opportunity, Panginoon, sa amin. May mga ginagawa pa, Panginoon, sa lahala dito, Panginoon, sa paghahanda, sa anniversary, but especially, Panginoon, yung mga patati na ginagawa, ganito, mag-aral, and then, soul winning, Panginoon. Magagabay sa bawat isa, yung iba ay pangailangang aral, at experience, Panginoon, yung magbigay nito, Lord, magabay niyo bawat isa. As we are trusting you, Panginoon, bigyan ako kapayapaan. And therefore, Panginoon, yung mga bagay na dapat tayong ma-accomplish, Panginoon, ganun din. Gawin namin ito na may kapayapaan, di kami mag-lamangan, Panginoon, di kami mag-uunahan, di kami mag-away, Panginoon, dahil ito po pag kayo nagbigay opportunities, may kapayapaan kami. So, ilang po, Lord, again, maraming salamat. Kaya manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.